ako si Shai, ang pharmacist at owner ng One Heart Pharmacy. Sa video na ito, share ko sa inyo yung journey namin, paano kami nakatagal ng 1 year, and also mga tips ko when it comes to business. So stay tuned, guys! So, hindi ko talaga pinlano na magkaroon ng pharmacy or magtayo ng pharmacy. Originally, siya na plano ng mother ko. So, kaya ako nag-take ng pharmacy ng college, it is because plano niya talaga na magtayo ng pharmacy dito sa sari-sari store namin. And, para maging one-stop shop siya para sa napakaraming tao. Kaya, after passing the November 2022 pharmacist licensure exam, nag-asikaso na ako ng mga papeles, documents, permits na kailangan para makapagtayo ng isang pharmacy. So, January 2023 to March of 2023 ay nag-asikaso ako ng mga lahat ng yon, and then, officially, nag-open kami March 18 of 2023. Nung first few months namin dito sa business, hindi talaga siya naging madali. Syempre ako, kahit na ma-experience ako before sa sari-sari store namin, iba naman syempre kapag meron ka ng pharmacy, dapat lahat ng gamot na binabenta mo ay alam mo kung paano siya i-advise sa mga tao na nagtatanong. Alam mo rin constantly yung price kasi pabago-bago rin siya due to inflation. So ang daming factors na kailangan na i-consider when it comes to putting up a business like this. Aside from that, nahirapan din ako at first dun sa paghahanap ng mga suppliers. Actually, ang dami kong message nung January to March kasi nga nagtatry na akong mag-establish ng kung ano talaga yung selling point namin, yung identity namin as a brand, and also paano ko rin ba i-identify yung pharmacy namin sa other pang pharmacies na syempre kakompetensya namin. So ayun, maraming challenges, hindi lang pagdating sa pagpili ng mga gamot na ibebenta, kundi pati na rin sa paghahanap ng supplier, making sure na yung area namin is may foot traffic talaga, kasi baliwala yung pagtatayo mo ng business kung yung pwesto mo mismo hindi ka binibigyan ng customers, diba? And also, yung mga customers mo rin mismo, dapat kilala mo rin sila. Hindi lahat ng mga customers ay mababait, minsan yung iba sa kanila masusungit. So you have to know kung paano nga ba yung personality mo, kung ano ba yung identity na gusto mong ipakita doon sa mga customers mo. Kasi the reason kung bakit sila babalik at babalik sa business ninyo is dahil na rin sa'yo, kung paano mo na pinakilala yung business mo, like yung branding nyo. Nung tinayo ko to, hindi talaga namin inisip yung sales na makukuha namin. Ang inisip talaga namin is paano ba kami makakatulong sa community? Kasi before pa namin ma-put up itong pharmacy, kailangan pang pumunta ng mga tao sa pinakabayan just for them to buy the medicines that they need. So what we really intend to do with this pharmacy, with this business, is that mas abot kamay na sa mga tao yung mga gamot na kailangan nila. Lalo na kapag may mga emergencies, and usually kapag bigla na lang nilang malalaman na wala na pala silang gamot na matitira, diba, na kailangan nilang inumin. Kaya, ayun, we are making this convenient for them na nandito lang kami, parang ganun, na makakabili kayo dito, malapit lang. And also, syempre, affordable price point, kasi wala namang bibili sa inyo kapag puro kita lang yung, or tubo lang yung iniisip nyo. Dapat talaga, ang iniisip nyo is paano kayo makakatulong sa tao, which is yun yung intention namin. For me, isa siguro sa mga business tips na may share ko sa inyo is kailangan meron kayong 100% dedication and passion sa pagtatayo ng isang business. Dedication kasi kailangan talaga alam mo yung mga gamot na binebenta mo, alam mo kung paano sila i-market, alam mo kung paano mo siya i-explain, and meron kang good intentions for your patients and customers na talagang bibigyan mo sila ng care, bibigyan nyo sila ng utmost care para alam talaga nila kung paano inumin yung gamot, paano nyo masisiguro na talagang effective sa kanila yung gamot. Ganon. Passion, kasi hindi magiging successful yung business nyo kung mismo sa puso nyo hindi nyo rin naman siya gusto. Walang business na nagsusurvive dahil lang out of boredom nyo lang siya tinayo, out of curiosity kung bakit nyo siya tinayo. Kailangan talaga passion nyo siya, gustong-gusto nyo siya,
And, ayun, gustong-gusto niyo siya kasi, trust me, walang business na nagsusurvive kapag pabunging-bunging ka lang. So, ayun guys, for the next few days, months, and even years, magiging active na tong page namin. And hopefully, i-follow nyo rin kami sa ibang social media accounts namin, gaya dito sa TikTok, sa Instagram, and also sa Facebook page namin. And One Heart Pharmacy lang naman yung pangalan. So, thank you guys pala sa support na pinapakita nyo rin sa amin and sa maliit na pharmacy namin. And hopefully, mas maging successful pa kami sa following years. So, hopefully, makapag-share din ako sa inyo ng iba pang mga tips na meron ako para kung ikaw ay nagkakagusto rin or may gusto ka rin na magtayo ng pharmacy business, why not, diba? So, ayun. Bye, guys!